was seeking for love, for happiness. I just wanted to be happy, but seems like destiny doesn't want it. I wonder how it feels to be loved by someone who will never leave me. Not until he came. He's the only one who makes me feel that I am loved, to the point where I want to spend the rest of my life with no one else but him. Only him. But that's what I thought. Larisha Lorraine Dalias. Yep, that's me. Always alone. Thinking that the world was too selfish for me to doubt myself, because everyone don't show any interest in me. They'll think I'm a boring person and out of their league. Well, it became my escape. I choose to be the silence in this chaotic world. Ayaya mo sa bawat saglit. Not until I met him. He's is a Gani. He's the only one who had the courage to approach me. He was the first person who showed interest on me. Being friends with him makes me realize so many things. Despite of my quiet life, he was there who understands me. He became my listener. He motivates me every day. Hi! Nakikita mo ako? Ako! Bakit? Wala lang. Ako nga pala si Isa Gani. Gani na lang for short. Ikaw na naman? Nalaman mo ako? Oo, di ba ikaw isa ang circle? Mm-mm. Sinusundan mo ako, no? Lu, grabe hindi ah. Siguro nagkakataon lang na nasa isang lugar tayo. Lore. Lore? Ano manalaman? Ay, lumabas ako. Ano ka ba? Nakalagay eh. Gawa mo! Wala naman, napakamayin lang. Bakit? Kaya ko. Oo. Okay. Ha! Sarap lang hangin, no? Kapala, ang plano mo? Sa future? Ang random ng tanong mo. Kung seryoso yung tanong mo, ano, doctor? Doctor? Kasi... Gaan ka mabuti. Maliit mo lang kasi ako. Pangarap ko na maging doctor, so why not i-first ako? Ikaw?
Ako? Wala. Wala kang ibang pangarap. Kundi, mabuhay. Nang matagal, tama pa yapa. Ang haba pa ng buhay natin, bata pa tayo. Galing ko pabalik. Siyempre, malay mo kasi hindi mo sure yung mga mangyayari sa'yo, di ba? Ikaw talaga. Paano na iniisip mo? Magandang umaga, Tan Levitico. Magandang umaga rin po, Bini-Bini Angelis. Maagi na kayong umupo. Bago ko i-announce yung nalalapit nating JS pa, may bago tayong makakasama ngayong taon. Pasok ka, Aiya. Good morning, everyone. I am Aiya. Ano pwedeng itawag namin sa'yo? Aiya na. Ayun ang nangyari, kaya hindi matutuloy ang field trip natin at mapapalitan na siya ng JS. Hi! Hi! Ano gawa mo? Wala naman. Bago lang kasi ako dito eh. Wala pa ang kaibigan. Pwede ko na. You're the only friend I need. You're the only friend I need. Share a bed like little kids. And laugh until our ribs get tough. But that will never be enough. The library was my escape. While looking for books, there's that unfamiliar book that caught my attention. Kinuha ko yung book, then I got back from my chair. Then I look what's inside. I was shocked. Ang akala ko na mamalikmata lang ako. I saw something that I was not supposed to see. I kept telling myself that what I saw was just a misunderstanding. Hindi pwede. Hindi naman siya yun. Funny, right? Parehas pala kaming may third eye ni Aya. Wait, nandiyan ka pala. Totoo ba yun nasa library yung yearbook? Lord, let me explain. Hindi ko nasabi kasi alam kong... Ano po, masasaktan ka? Yun yung mali ko. Mas pinatagal niyo pa? No, Aya? Hindi ko akalain mo. Mahal na kita eh! Ngayon mo lang sinabi! Sorry, Lord. Aya, kaibigan kita! Sorry, Lord. Hindi. Kasi... yung araw ko, bilang na lang. Lord, balak niya naman sabihin eh. Pinag-usapan na namin, sasabihin niya na. Ginago niyo sa akin yung totoo! Hindi, Lord. Anong hindi? Niloko niyo ako. That day, I left. I never thought I would reach to that point. Akala ko magiging masaya na ako. But those words was just stuck in my thoughts. I feel like all my life, all those days, I looked so dumb not to notice. I feel so betrayed by them. I trusted them. Yes. But I care no more. Pinagmukha nila akong tanga. Mom, sorry. Mr. Santos, first day of class, then your name. Hi, classmate. Sorry, I'm late.